52,000 napatay, 114,000 na sugatan, at 170,000 na bahay na gumuho. Hindi yan dahil sa lindol sa Turkey na nagdulot ng matinding pinsala at pasakit sa bansa, pero yan daw ang worst case scenario sa Metro Manila kung magkakaroon ng magnitude 7.2 na lindol dito. Yan ay ayon sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study na ginawa noong 2004 ng Japan International Cooperation Agency, Metropolitan Manila Development Authority, at Philippine Institute for Volcanology and Seismology. Ang lindol na ito ay pinangangambahang magmula sa paggalaw ng West Valley Fault o ang fault line na dumadaan sa Metro Manila at karatig lalawigan mula Rizal hanggang Laguna. Noong unang panahon pa, nagkaroon ng malakas na lindol mula sa fault na ito, as in panahon pa ng Kastila, 1658 to be exact. Hindi naman talaga nahulaan kung kailan tatama ang lindol, pero kayang iestima ng mga scientists ang pagitan sa bawat pagyanig. Bad news, kada 400 na taon raw gumagalaw ang West Valley Fault, 365 na taon na noong huli itong nagpakawala ng nakakapaminsalang lindol. Matapos lumabas ang mga nakakapanlumong imahe mula sa Turkey, hindi maiwasan ng marami ang magtanong, ito rin ba ang kapalaran ng Metro Manila sakaling tumama na nga ang tinatawag na The Big One? Hindi maganda ang pangitain sa kung ano ang pwedeng mangyari sa Metro Manila kung sakaling tumama nga ang The Big One. Sa unang oras makalipas tumama ang lindol, 170,000 buildings na ang gumuho at 340,000 na ang nagtamo ng sira. Sa susunod na 7 araw, aabot ng humigit kumulang 1.2 million na tao ang mawawala ng tirahan. Hanggang 10% ng mga ospital, eskwelahan, fire stations, police stations at government buildings ang heavily damaged na o gumuho. May mga mid-rise at high-rise buildings na maaaring gumuho dahil na rin sa mga aftershocks. May mga sunog sa iba't ibang sulok ng Metro Manila na hindi agad maaapula dahil mapuputulan ang megacity ng supply ng tubig sa pagsapit ng gabi. Dahil sa pagkawala ng supply ng kuryente, ang Kamaynilaan ay mababalot ng dilim. Magtatagal ng ilang taon bago muling makabangon ang Metro Manila mula sa disaster na ito. Bago tayo tuluyang matakot, tandaan nating 2004 pa itong pag-aaral na ito. Pero mula noon, meron na bang ginawa ang gobyerno para mapaghandaan ang tilay hindi maiiwasang pangyayaring ito? Sa kasamaang palad, hindi gaanong nakakapanatag ng loob ang sagot. Sabi ng urban planner na si June Palafox sa isang pagdinig sa Senado na maraming gusaling itinayo bago ang 1992 ang hindi sumailalim sa seismic analysis. Bukod pa rito ang ilang butas na napunas sa National Building Code na halos 5 dekada na ang tanda at kailangan na raw i-update. Pero tugon naman ng Department of Public Works and Highways, merong halos 6,000 na gusali ang sasailalim sa assessment at structural stability bilang paghahanda sa Big One. Sabi ng DPWH na mula 2018 hanggang 2021, may mahigit 100 na pampublikong gusali na ang naisaayos gamit ang pondo ng gobyerno at pautang ng World Bank. Pero inaasahan din ng DPWH na halos walang matitirang building sa Metro Manila kung tumama ang Big One, kabilang na ang mismong opisina nito. Dagdag pa riyan ang patuloy raw na paninirahan ng mga tao sa mga condemned buildings na ayaw umalis kahit na malaki ang peligro sa kanila, ang patuloy nilang pananatili sa mga gusaling ito. Ngunit, sabi ng FIVOX, kailangan lahat daw ay maghanda sa posibleng pagtama ng Big One sa Metro Manila, kabilang na ang pagsali sa mga earthquake drills at pag-inspeksyon sa kanilang mga tahanan at opisina kung ang mga ito ba ay matitibay. Sabi sa safety guide ng FIVOX, sa oras ng lindol, dapat raw magtago sa ilalim ng matibay na desk o table at kumapit dito. Protektahan ang iyong ulo ng iyong mga braso, umiwas sa mga bintana, cabinet at iba pang mabibigat na bagay, at mag-ingat sa mga bumabagsak na mga bagay. Kung kayo ay inabutan ng lindol sa labas, kailangan pumunta sa isang open area, umiwas sa mga puno, linya ng kuryente at istrukturang gawa sa bato at umiwas sa mga matatarik na dalisdis. Kung kayo naman ay nasa dalampasigan,
kailangan nyong mabilis na makalipat sa mas mataas na lugar dahil posibleng magka-tsunami matapos ang lindol. Hindi natin alam kung kailan tatama ang Big One o kung tatama ba talaga ito, kaya naman kinakailangang maghanda at armahan ang sarili ng impormasyon para alam natin ang gagawin sa oras ng sakuna. Kung may natutunan kayong bago ngayong araw, i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe na sa philstar.com at i-follow ang aming mga social media accounts. Hanggang sa muli, ingat at paalam.